Hello everyone! Ang gagawin natin ngayon ay mag-update tayo ng ating digital publications through online or gamit ng internet. Halos karamihan naman ng mga barko ngayon meron ng internet on board. Yung nga lang, hindi siya ganun kabilis or kalakas yung connection. Kaya natamang-tama lang pang download ng updates. Pero yung buong libro talaga na i-download mo, ilang megabytes na yung size, so medyo napakatagal or hindi niya kakayanin yung malaking size na. So, pero itong updates, kaya niyang i-download yung maliit lang na size. So dito tayo sa ating data updating wizard, yung sa Admiralty Digital Publications. Double click lang yan, and open, yan ha. Then bago tayo mag-umpisa, i-preview muna natin ano yung last na update niya, yung certificate. Ito. Click preview, lalabas na yan. So ito yung pinaka last niya nung last week pa ito, week 47. Ngayon, week 48 na, i-download natin yung latest updates na week. So minimize, back to menu, then i-check lang natin itong box na to, yung obtain updates direct from Admiralty website or web service, and next, click next, ayan na. So update automatically from the internet. Next. Okay. So, ang kagandahan dito sa online updating, kahit medyo ilang weeks ka nang malampas, let's say, sa kung anong hindi anong kadalhilanan na hindi mo na-update ng ilang weeks, let's say week 45 pa yan sa latest na update niya. Tapos ngayon, week 48 na. So, pagka nag-update ka online or through internet, sabay-sabay na niyang i-download yung ano yung weeks na na-skip mo. Let's say from week 45, yung week 46, 47, hanggang sa latest yung 48. Hindi na niya kailangan yung isa-isahin mo pa. I-check mo lang yan kung anong week na yung latest dyan. Then, click next. Ayan. Nagkukonnect siya ngayon. Sinusubukan niyang nagpadala ng request doon sa web service. Ayan. Nagda-download na. Umpisa na siyang mag-download. Okay, kinakaya niya yung maliit lang na size ng mga updates. Okay, makikita naman natin yung update progress dyan or atayin lang natin. Okay, maganda yung connection natin ngayon. Medyo minsan kasi mayroong time na mabagal talaga. Okay, so pagka natapos na, nabuo na yung progress bar 100% at lumabas na rin dyan yung finished. O yan, ang bilis, ano? Isang minuto lang. 1 minute, pinit. Okay, so dito tayo sa ating certificate. May sinasabi sa dyan, print an update certificate na pwede daw nating ipakita sa mga Port State Inspector. So preview muna tayo. Tingnan mo muna yung certificate kung anong lumabas. Baka mamaya mayroong nag-error, mayroong naiwan dyan. So nung kanina, bago tayo nag-update, week 47, ngayon nagiging week 48 na. Ganun lang kabilis, ganun lang kadali. Ang ginagawa ko, hindi ko na piniprint yan. Bakit? Kasi digital na nga tayo, di ba? Paperless. Bakit pa tayo babalik sa papel? Sayang lang yung papel. Ang ginagawa ko, dito tayo sa ating menu. Meron dyan file. Then, click at lalabas dyan, make a copy. So, lalabas ngayon yung Explorer. So, gumawa ka ng folder na madali mong matandaan or madali mong hanapin. At doon mo i-save yung inyong certificate. So kahit saan mo ilagay, basta madali mong hanapin. Dito sa akin, ito yung folder ko ng digital publications. Nandyan yung weekly pa rin nagpapadala yung aming supplier ng updates. Pero hindi ko na ginagamit yan. Kumbaga pang backup ko na lang yan. Kasi naka-online ako palagi. Then, certificates. O yan, yan yung mga dati kong mga previous weeks na certificates. So, ang gagawin natin dyan ay i-click mo lang yung last or kahit ano dyan para yung name or yung pangalan dyan, madali mong i-type. Click lang yung last, yan o, yung file name. So, lalabas yung previous or old name. Palitan mo lang yung number. So, week 47 yung luma, di ba? Ngayon, ang i-save natin yung week 48, backspace, then type 8, then enter. O, ganun lang kabilis. At titingnan natin ngayon saan yung certificate na save para pagka may inspector at hanapin sa pagtingin niya ng certificate ng ano last update niyo ng digital publications, puntahan mo ngayon yung folder kung saan mo sinave at dito yan. Ayan. So yan yung mga certificates ko sa mga nakaraang weeks.
luma na yan. Ang latest ngayon, ito ngayon ang ipakita mo sa inspector. Open mo yung week 48 na certificate at lalabas na ngayon. Makikita niya. Ngayon, pag tinanong ka, bakit hindi mo piniprint yan? O, pwede mo namang sabihin na digital na nga tayo, digital na kami, so paperless. Nasubukan ko na yan, tinanggap yan. Ngayon, kung gusto talaga niya ng printed copy, tsaka mo siya iprint. Pero weekly, hindi na ako nagpiprint niyan kasi kagaya nito na yung biyahe namin malayuan. So every week, magpiprint ka, wala namang mag-i-inspect sa habang bumibiyahe kayo sa dagat. So pag next week, meron na namang bagong certificate, yung na-print mo, itatapon mo lang, sayang yung papel. So ang ginagawa ko, sinisave ko lang siya dyan sa folder. At kung medyo mag-alala ka, baka mamaya mag-corrupt or ma-delete itong folder o ma-ano yung computer, magloko, edi i-save mo siya sa USB stick or gumawa ka ng backup na i-save mo siya sa another location para kung masira maya or magloko man yan, meron ka pang naiwan na kopya na pwede mo pa rin ipakita doon sa inspector. Ganun lang yun. Okay, so dito na naman tayo sa ating ENP, tapos na yung sa ADP, di ba? Yung ating mga radio signals, tight tables, so, close na natin yan. Ito naman tayo sa ating ENP, yung ating mga sailing directions. Ito lang, ENP. Ayan, lumabas dyan. So, meron dyan yung pula. Ibig sabihin, meron kang na-miss or catalog out of date. Yan yung notification niya. Dito tayo sa ating tools. Lalabas siya dyan. Piliin mo itong get. Notice to mariners and permits o isang menu lang yan siya. Pas na, dito tayo sa ating next menu. Lumabas siya dyan. Internet ang gagawin natin, nakaklik ngayon yung naka-highlight ngayon yung internet. Then, next. Okay, so magsisend ka ngayon ng request doon sa direct website ng UKHO. Request. So lalabas siya dyan, connecting doon sa website ng UKHO at mayroong umiikot-ikot dyan. Naglo-loading siya ngayon. So, antayin mo lang. Mga ilang, kagaya siya kanina, mga isang minuto lang. Isang minuto yung duration. Kung depende kung gaano ka bilis yung connection nyo. Yan, pa-process na siya. Processing request. O, yan, tapos na. The request has been processed at yun, successfully updated. Wala pang isang minuto yun. Ganun lang kabilis. Okay? Week 47. O, bakit week 47? Yung kasing ADP kanina, nauna kasi hindi ko pa naintindihan bakit hindi magkasabay yung week number ng digital publications at ng ENP pati yung sa ating ECDIS, yung ENC natin. Palaging nauuna ng isang week itong ADP. So week 48 na yung ADP, yung actual week sa itong ENP, week 47. Yan ang hindi ko pa na-research or nahanap ang anong dahilan bakit hindi magkasabay ng ginawa yung UK, ng UKHO yan. Okay, dito tayo sa ating certificate. Then, i-generate natin. Okay. Yan, na-generate na niya yung certificate. Then, view. Okay, so, yan, tama naman yung petsa. Yung November 24, then week 47. Okay. Then, balik ka, previous, then save. Same lang ang gagawin kagaya kanina. Hahanap ka ulit nung saan mo siya i-save, yung dun sa certificates. Then, so, ang kaibahan lang nitong sa ENP, kasi hindi siya nare-rename while you save. Hindi kagaya nung sa ADP na certificate. So, i-save mo muna siya. Okay, save na. Then, puntahan mo yung folder na yon. At, ayun, ito yon, yung ENP na yan. So, puntahan mo siya. Dyan mo na lang siya i-rename. Hanapin mo na lang yung file na yon, then right-click and rename. At doon, lagyan mo lang ng week 47 sa unahan. Week 47 dash 22, year 2022. Space, then enter. So, ito na yon. Week 47 sa ENP, then week 48 sa ADP. Okay? So, malinaw. Pagka tinanong ka ngayon ng inspector o napatingin ng certificate ninyo, ito yung i-click mo. Hindi na kailangan i-print. Kasi paperless na tayo eh. Next week, meron na naman bago nyan. Itatapon mo rin lang yung na-print mo na. Okay, so ayan. Ayan yung lumabas. Okay, so maraming salamat.